pamilya nyo, Atty. Fontanilla. Mabuti naman ho. I mean, hindi ho biro ang sinuong nyo, Atty. Bihira lang po kami makarinig ng isang government lawyer na kinalaban po ang nag-iisang anak ng isang senador. In this case, Christian Vergara, anak ng palabang si Senator Victor Vergara. Two accounts ng pambububog at illegal possession of drugs laban kay Christian Vergara. Lahat ng ito ay naitago di umano ng mga Vergara hanggang sa mahawakan ninyo ang frustrated murder case na isinampa ng isang janitor sa kanya. Ito po si Jose Magarzo. Tama po. Hindi ba kayo natatakot na posibleng mangyari ito sa pamilya nyo? Kung totoo ngang may kakayahang magawa ito ni Christian Vergara? Hindi naging madali para sa pamilya ko na mag-handle ako ng gantong kaso dahil pati sila nakakatanggap ng death threats. Ilang beses na namin pinagtalunan ni Gabriel yan. Sabi ko sa kanya, bitawan na lang niya yung kaso. Kaya lang pati martilyo ata mahihiya sa katigasan ng ulo ng asawa ko. Ganun lang siguro talaga. May mga pagkakataon na dumarating sa inyong mag-asawa na hindi niyo na pagkakasunduan. Pero naayos niyo naman ni Mrs. Fontanilla. Alam niyo, maswerte ako dahil mahal ako ng asawa ko. Kaya kahit anong gulo, patating sa huli, pinagkakatiwalaan pa rin namin ang isa't isa. Vince! Masyado nang lumalala ito eh. Papadalas na eh. Igupin mo ha? Vince! Ito nga, natapos na ang kaso, pero natalo kami. Napakalaki naman ang iniwan niyong marka sa lahat ng Pilipino, Attorney. Ngayon, tinitingnan ka bilang defender of the poor. Pero magtatrabaho na daw kayo sa isa sa pinakamalaking private law firm sa bansa. Tama ho ba? Totoo po. Vince! Alam niyo, isa sa pinakamalaking law firm. Alam ko na. Salagpasin itong pagkakataon na to. Sabihin niyo sa tatay niyo, dadaling ko na lang sa kinapagkates, ha? Sumunod na lang kayo doon katapos. Paano na ho ang mga mahihirap na humihingi ng libreng tulong sa inyo sa gobyerno? Hindi ho problema yon. Napagkasunduan namin ng bagong boss na ahawak pa rin ako ng mga pro bono cases. Isa sa pinakamagaling na law firm, ang Vasquez & Associates. Mama, okay lang po ba kayo? Lumalala ng hika ni Vince Marian. Itataas ko na yung dosage ng gamot niya, ha? At kayo, iiwas niyo na sa polusyon. Alam niyo naman, dun lang lumalala ang klase ng hika ni Vince. May nahanap na nga kami bagong lilipatan, Doc Tess. Lumang bahay siya ng boss ni Gabriel ngayon. Medyo malaki pa yung babayaran, pero at least bahay siya na nasa loob ng subdivision. Malayo sa kalye, walang usok. Baka naman mapabuti na ang kalagayan ni Vince doon. Vince! Ayan na. Vince! Vince! Kumusta siya? Okay ka na ba? May nararamdaman ka pa rin ba, Punso eh? Di ba wala na yan? Kasi nilakas mo si Kuya, di ba? Oo, dahan-dahan! Ate, Kuya, di ang makina! Ang higpit kasi ng akap niyo. Okay na si Super Beans. Nandito na kayo eh. Doc, okay na ba to? Kasi baka pwede dito muna sa ospital habang namamasyal kami lahat. Tay, sama ko, sama ko! Tignan niyo po ako. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Ang dami na pawis mo, Nay. Dahil sa akin kasi ito eh. Napagod po kayo. Dapat po ako na lang po yung may gift sa inyo. Anak, huwag mo nang binibilang ang pawis ni nanay, ha? Dahil ayaw na ayaw kong iniisip mo na napapagod si nanay sa kakaalagas eh. Dahil hindi totoo yun. Promise po? Promise! Ikaw naman, alam mo ba, kahit bang paglaki mo na at wala ka ng sakit, hindi naman titigil si nanay sa kakaalaga sa'yo eh. Kaya po ang super nanay ko palagi. Oo naman, kasi ikaw ang aking bunso. Ang aking super bunso. Grace,
pag-usapan natin to, na nilipat ka ng eskwelahan, ang layo ng bagong bahay sa dati mong school. Ay, kaya ko naman pong mag-jeep eh. Tsaka 1 year na lang po, gagraduate na ako. Oh, alam ko yun. Magandang reputation ang bagong school na ito. Pinaliwanag ko na rin sa'yo kung paano makakatulong to kapag high school ka na or college, di ba? Kahit ano pa ang dahilan ng pagtatalo niyo, Ram, hindi ka dapat nanulak, Ram. Tandaan mo na isang pagkakamali, hindi na itatama ng isa na namang pagkakamali. In the future, magiging abogado ka rin, di ba? Okay. At dahil dyan, sisintensyan kita ng 1 linggong paghuhugas ng pinggan sa bahay. Case closed. Next case! Huwag mo akong sinasali dyan sa laro ninyo, Gabriel, ha? Excuse me, anong laro? Matagal na natin ginagawa to. Dito natin nire-resolve lahat ng gulo, away. Tinatato mo lang isang laro ito. Saan ang abogado mo? Ako po ang abogado ni nanay. Wala po siyang kasalanan. Ano? Walang kasalanan ng nanay mo? Malakas humilik ang kliyente mo. Hindi niya pinapatulog si Mr. Fontanilla. Ganito, oh. Bastos! Ha? Grace! Pwede na po ba tayo umuwi, Nay? Oo, ano, ayos ka na, ha? Mm. Oh. Ayan. Nay! Oo, oh, Nay Dolores. Oo. Oh, oh. Hey! Marian, Gabriel, bumaha na naman yung sa likod kanina eh. Bakit? Hindi ko nga alam kung bakit. Kasi sasandali lang naman yung ulan. At saka yung kisaming tumutulog dun sa may kusina, mukhang babagsak na. Titignan ko muna yung kisam eh. Sige, hindi ba po dumaan dito si Mrs. Lanoso, Nay Dolores? Sabi ron niya may padadala siyang tao para mag-ayos nun eh. O inaabangan ko nga eh, pero hindi naman dumating. Eh di tatawagan ko na lang. O sige. Oh, ano kayo, Ram? Halina, maghugas na kayo dahil kanina pawis na pawisin, di ba? Mabihis na. Hindi ka na. Ikaw, kung gusto ng bunso ko, ha? Kamusta na ang pakiramdam? Okay naman po. Ah, sige, mabuti yan. Bibigyan pa kita ng gamot mamaya, ha? Bihis na. Grace. Naiintindihan ko rin ang nararamdaman ng anak mo. Mm-hmm. Siyempre, nandun lahat yung mga kaibigan niya sa dati niyang school. Eh, nakakapanghinayang, magiging valedictorian pa naman siya. Message pa ba tayo dyan? Hmm. Ito. Hmm. Alam kung di madaling lumipat, lalo na sa lugar na hindi natin nakasanayan. Ay, nako. Eh, kung hindi lang naman kasi may sakit si Vince, kahit ako, ayoko naman din umalis na San Lucas, eh. Boss, huwag ka magugulat, ha? Mm. Nasa akin na yung susi ng paglilipatan natin. Boss? Oh, dito, hindi na ihikain si Bunsoy. Pero, kung sakali hikain siya, mabilis yung bagong kotse natin para dalhin siya sa ospital. Diyos ko, Cap, paano natin babayaran yan? Boss, di ba sinabi ko sa'yo, kasama sa sign-in bonus ko sa bagong law firm, mabuti nga binigay sa atin ng murang-mura eh. Pero
May bago pa tayong kotse. Paano natin babayaran lahat yan? Unti-unti yung ko. Kahit maganda ko ba ako sa kakatrabaho, ang importante, natutupad na yung pinangako ko sa'yo kahit nung college pa tayo. At ako, yun na sila! Yan ang gagamit natin. Ang sabi mo, magiging magaling kang abogado at nagawa mo na yun. Oh, eh hindi lang naman yun ang sinabi ko eh. Diba sinabi ko rin dati, na gusto kong maging isang congressman, gusto kong maging isang senador. Sinabi ko rin na gusto kong maging isang presidente, diba? Ang daling mangarap nun, diba? Nagsisisi ka ba na hindi mo nagawa yun? Ikaw ba hindi ka naghihinayang na hindi ka naging isang fashion designer? Ipagpapalit ko ba sa paggawa ng damit ang makasama ko kayo ng mga bata? Di ba'y pinangako ko sa'yo, bibigyan kita ng magandang buhay? O eto na yung pagkakataon para tuparin ko yun. At yung trabaho sa law firm, hindi ako titigil doon. Tutuparin ko pa rin yung mga pangarap natin. Nakakalula lang kasi ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ngayon, Gabriel. Hindi naman ako humahangad ng marami. Masaya naman tayo sa konti na meron tayo, hindi ba? Hindi naman masama na magkaroon tayo ng marami, di ba? Kahit mahal ko kayo. Naku, laking pasalamat ko talaga sa'yo, Sally. Lalo na sa inyo, Mirna at saka Jolly. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa paglipat namin, ha? Naku, Mars, wala yan. No problem. Kahit na maiwan kami sa San Lucas at nandito ka, maasahan mo pa rin kami. Eh, yan ang gusto ko sa'yo, eh. Oh, eto na, luto na. Ang masarap na bulalo. Uy, ayan na, ayan na, ayan na. Nakakain na tayo. Halina kayo. Ano, mamaya na yan. Halika na. Mamaya, kain muna tayo. Halika na. Mainit, ha? Sandali pa, si Kim naman. Pambihira naman. Wow! Tumulong na rin. Samoy pala. Ako nga, sabaw lang. Nangunguna talaga ito eh. Diba? Sarap yan. Diyan ako napasagot ni Marian sa bulalo na yan. Malasa. Oh, sarap talaga yan. Ay, kain tayo. Isa, sanggal. Halika na, kumain na tayo. Maghugas na ng kamay. Halika na. Si Vince, pwede ko po makita eh. Bakit nasaan si Vince? Nagtatago po. Vince! Nasaan naman nagtago si Vince? Vince! Umupisa na kayo. Vince! Nasaan si Vince? Vince! Nasaan kaya si Vince? Vince! Hindi ko siya makita. Nasaan ba si Vince? Hindi ko siya makita. Vince! Yeah! Ah! Ano po ba yung taya? Sa wanta. Halika nga dito. Kakain na tayo. Kaya pa ako naghahanap sa'yo eh. Bye now! Ito ka na. May siguro kasi na magiging masaya tayo sa bahay na ito. Kompleto na lahat ng gamit mo, ha? Opo. Grace, dinagdagan ko yung baon mo. Ubusin mo. Ay, salamat. Ipo. Sige. Bye-bye. Okay. Aralin mo buti, ha? Asa, ano, boss, muna na ako, ha? Sandali, boss. Yung tungkol nga pala doon sa dinner mamayang gabi, baka kung pwede, hindi nila ako sasama. Wala naman akong susuotin, eh. Ano ka ba naman? Sinasabi ba yun ang pinakamagaling na designer na kilala ko? Inaabangan ka lang Mr. Vasquez doon. At sigurado ikaw ang pinakamaganda doon. Di ba, Bunsoy? Yes po! Muna na ako. Sige. Ay, sandali, boss. May nakalimutan ka. Ito mga folder mo. Ay! Naku, sorry. Boss. Ano yan? Ano to? Kaso to laban kay Mayor San Arsidias.
torture at illegal detention. Mauna na ako. Grabe. Naturingan pa naman siyang public servant. Boss, mag-iingat ka, ha? Medyo malaki yung babanggay mo, eh. Sige. Ikaw, magpakabait ka, ha? Ha? Sige. Halika nga, bulilit. Welcome to the firm. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Well, as promised, a corner office for you, Gabriel. 112.50. Any questions, class? You look bothered, Miss Fontanilla. Miss Fontanilla. Sorry po, ma'am. Pero may nagsabi pong hindi totoo yan. Ang historia na si William Scott. Ha? Kasi mo naman napulot yan? Sa libro ng mga taga-squatter. Miss Alcantara! Class, quiet! Miss Fontanilla's right. You missed that out, Janice. I was about to correct you. So, I'll expect a new report from you tomorrow. Okay, see you tomorrow, class! Aray! Pag-aralan mo na ba yung kaso? Contact the complainants. The mayor is willing to give them a huge amount. Kausapin mo na umatras na bago pa makasira ito sa kampanya ni Santa Cecilia's sa susunod na eleksyon. Yes, sir. Ayan. Ayan. Konting gupit, konting accessories, yung tamang bag, yung tamang sapatos. Tapos! Ano? Okay na ba to, sir? Ano sa tingin mo, pari Koy? Dito? Good boy, Tony. I'm very glad that you accepted this case, Gabriel. As I told you, Mayor Santa Cecilia's is one of our biggest clients. Kaya nung sinabi niya sa akin na he wanted you to handle this case, sinigurado ko na makukuha kita dito sa firm. At katulad na pinangako ni Mayor, sa oras na maayos mo ito, he will make you his chief of staff. And that will be your training para sa pagpasok mo sa politika. Naniniwala si Mayor na kaya mong pumalit sa pwesto niya in the near future. Maraming salamat sa pagkakataon, sir. Huwag kayo mag-alala. Maayos natin itong kaso na ito. Good. Isipin mo na lang, Gabriel. One day, you could be the mayor of Guadalupe. See you and your wife tonight. Thank you, sir. See you later. Good. Nay, tinanong lang naman po ako ni Ma'am tungkol sa report niya. Tapos sinulak niya na po ako agad. Tapos nung misis ko... Grace, po... Grace. Hindi ka pa kasi nila lubos na kakilala. Subukan mong suyuan sila. Tingnan mo magiging magkaibigan din kayo, ha? Kailangan na namin pumunta. Gab! Halika na! Abay, darling. Oh, boy. Abay, andiyan na. Good night. Oh, sige na. Pasok na. Tulog na kayo, ha? Anak, ikaw matulog ka para lumaki ka, ha? Okay? Tay! Vince! Halika bukas na. Okay? Malilate na tayo. Matraffic. Ate, pwede bang kwentuhan mo na lang si Pari Koy? Basta, Bunsoy. Pagkatapos ko kayong kwentuhan, matutulog ka na sa room niyo ni Kuya Ram mo, ha? Sabihin niyo po kay Pari
Kuy. Pagkatapos ng maraming araw na hinanap nila si Baby Prinsipe, nakita nila nakasabit sa sanga ang isang mahabang tali. At alam kaagad ni Nanay Reyna, yun ang ginamit niya sa paggawa ng damit ni Baby Prinsipe. Kaya sinundan lang nila ng sinundan ng tali hanggang sa mahanap nila si Baby Prinsipe. Ginawan rin ako ni Nanay ng damela paan ganyan, ate. Dapat suot ko lagi yun. Tapos itatali ko sa puno. Bakit naman? Paano kung magkatotoo yung kwento mo, ate? Parang mangyari din sa akin yung nangyari kay Baby Prinsipe. Bunsoy, sa tingin mo ba papayagan ni ate mangyari yun? Hindi. Promise, I swear. I swear? I swear, Bunsoy, I swear. I swear? I swear! Sige na nga, baby bulol. I swear, Bunsoy. I swear, pare koy. Good morning! Ayoko na. Parang gusto kong tumakbo pa uwi. Boss, nandito na tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Hindi ka na. Excuse me, gentlemen. Gabriel! Hi, sir. Good evening. Glad to see you. Are you look beautiful, Mrs. Fontanilla. Salamat po. Darating si Mayor Santacelias, and he wants to talk to you about the case. Ako, nag-offer yung mayor na yan ng pera sa mga kliyente ninyo. Ako, ganyan talaga yung mga politikong yan. Akala nila lahat ng tao mabibili. Gabriel, Marianne, will you please excuse me? I'll just join my wife. I'll see you later, sir. Thank you, sir. Marianne. Gabriel. Attorney Fontanilla, you know what? You should thank me. Dahil alam mo ba, hindi kasi sikat ng ganito at may imbitan sa mga ganitong lugar kundi dahil sa akin. Ganito lang pala yung gusto mo eh. To belong to all this, sana sinabi mo nalang sa akin. Sana pala dinretso mo nalang ako. So I heard si Mayor Santacelias pala yung bagong mong client. Ooh, that's one more thing you owe me. Hindi yung mayor ang kliyente niya. Yung mga nagre-reklamo laban sa mayor. Ah, okay. Hindi mo ba talaga sinabi sa kanya? Bakit? Ano, nahihiya ka ba? Kapagtapos mo akong tawaging halimaw at demonyo sa media, eh ganito rin pala, mauuwi ka sa pagdidepensa sa isang taong nambugbog ng katulong. Boss, maunang binanggit sa akin ni Sir Ferdinand. Talagang dalawang isip ako. Pinag-isipan ko na mabuti kung tatanggapin ko si Mayor Santacelias na maging kliyente ko. Eh bakit mo pa rin tinanggap, Gab? Wala namang pinagkaiba yung mayor na yon kay Christian Vergara. Pareho lang silang nananakit ng mga kasambahay tapos ipagtatanggol mo siya. Boss, inaferan ako ng posisyon ni Mayor na maging chief of staff niya. Naisip ko, dagdag sweldo rin sa atin yun. Bukod dun sa kinikita ko sa law firm. Tapos magiging stepping stone ko yun para sa pagpasok sa politika. Hindi na ako magkakaroon ng ganun chance ulit. Boss, maniwala ka sa akin. Gagawin ko lahat para hindi lalong maargabyado yung dalawang kasambahin ni Mayor. Pero given a choice between justice yun sa dalawang tao na yun at para sa mga pangarap ko sa inyo, ano sa tingin mong pipiliin ko? 3 million pesos ang offer ni Mayor Santacelias para sa mga kliyente mo. At kung hindi pa ito sapat, ibigay mo sa akin ang listahan ng mga kailangan nila at ng pamilya nila. I'm sure at this point in time, ang gusto lang mangyari ay
magsimula ng panibago. Ako na ang bahalang kumausap kay Mayor. Well, I'll talk to my clients. Salamat, Panyero. Pag-isipan nyo, parang hindi umabot sa korte. Nay, asan po si tatay? Sabi niya kasi mag-uusap po kami. Sabi nga niya dito raw siya maghahapunan, pero baka marami pa siyang trabaho sa opisina. Pauwi na rin yung anak. Sigurado, ang daming binibigay na trabaho ng bagong boss niya. Kasi magaling si tatay. Di ba po, Nay? Oo nga. Siya po ang pinakamagaling. Pinatid po ako ni Janice kanina. Natapa po ako, pero pinagtawanan lang po nila ako ng mga kaibigan niya. Naiayoko na po sa school na yun. Pwede niyo po pupilitin si tatay na ibalik na po ako sa dati kong school. Anak, susubukan kong kausapin ang tatay mo, pero alam mo naman kasi... Ay, ba't ganun? Dati po lagi niya tayong pinapakinggan. Lagi po natin siyang kasama, pero ngayon lagi na lang siyang wala. Ng maaga. Kanina ka pa hinihintay ni Grace. Nangako kang mag-uusap kayo. Gabriel, masyado na siyang miserable dun sa eskwelahan na yon. Hindi talaga natin siya dapat nilipat eh. Naninibago lang yon. Huwag na muna tayo mag-overreact. Hindi ako nag-overreact. Hindi mo kasi nakikita kung paano naaapektuhan ng mga anak mo dahil palagi ka namang wala dito eh. Alam mo naman nasa trabaho ako, di ba? Bakit, Gabriel? Ano ba ibig mo sabihin? Bakit ka nandyan? Bakit mo tinanggap yung trabaho niyan? Marian, di ba napag-usapan na natin to dati? Oo, napag-usapan nga natin. Ikaw ang nagsalita, ako hindi. Gabriel, minahal kita dahil sa prinsipyo mo. Hinangaan kita dahil sa paninindigan mo at paniniwala mo. Di ba kiniwento mo sa akin kung anong nangyari sa tatay mo noon? Nung nasagi niya ng konti yung kotse ng congressman at tinutukan siya ng baril, nakita mo yung takot niya. Naihi siya sa salawal niya at napahiya siya, Gabriel, di ba? At simula noon, nangako ka na papasok ka sa politika para patalsikin ang lahat ng mga taong gaya ng congressman na yun. Naniwala ako sa'yo, Gabriel. Kaya nga ipinagkatiwala ko sa'yo ang buhay ko at kinabukasan ko. Dahil ikaw yung lalaking yun. Ngayon, nasaan na yung prinsipyong yan simula nung tinanggap mo bilang kliyente yung mayor na yan? Di ba sinabi ko sa'yo, ginagawa ko to para sa atin? Masama ba kung ayoko na tumira sa isang maliit na bahay na binabahan at tumutulo yung kisam eh? Masama ba na gustuhin ko na maayos ang buhay natin para sa mga anak din natin? Hindi nga masama kung hindi mo naman ibibenta ang kaluluwa mo sa demonyo para makuha ang lahat ng yun. Marian, ano ba? Hindi ba kasi naranasan yung magutom eh? Yung apat kayo, pinaghahatian yung isang pirasong isda, nakakainin sa buong araw. Ayoko yun ang maranasan ng anak natin. Gabriel, hindi bang mas importante na maging mabuti tayong halimbawa para sa mga anak natin? Imbis na dito sa malaking bahay na ito at bagong kotse at mamahaling eskwelahan. Hindi ba mas mabuting palagi kang nandito para sa kanila? Imbis na ang laki na lang kinikita mo pero wala ka naman. Gabriel, masama na ang pakiramdam ko. Kinukutuban na ako. Simula na tinanggap mo yung trabaho na yan at yung kliyente mo na yan. Tingnan mo, nagre-rebelde na si Grace. Alam ko naghahanap tayo ng bagong bahay dahil sa asthma ni Vince, pero
May iba pa naman eh. Gabriel, bumalik na tayo sa San Lucas. Bumalik na tayo sa dati nating buhay. Mas masaya pa tayo noon. Sisimula pa lang tayo. Sumusuko ka na. Maayos natin to. Aayusin ko to. Bigyan mo lang ako ng chance. Patutunayan ko sa'yo na magandang patutunguhan ang lahat ng ito. Paano kung hindi, Gabriel? Magtiwala ka sa akin. Pinapangako ko sa'yo na magiging okay ang lahat. Bigyan mo lang sa akin ng chance na to. Kain ng kain, Vince, ha? Nag-cologne ka? Ay! Paamoy. Naku, sabi na, mag-cologne eh! Mag-cologne! Gusto ko mabango mga anak ko. Grace, anak, huwag mo kakalimutan yung ID mo, ha? Ay, opo. Uy, Rob! Nakala ko ba nagsipilyo ka na? Ay! Ayan na naman tayo eh. Grace, mag-usap tayo mamaya pag-uwi ko, ha? Tonsoy, kumain ka lang, ha? Ayos na tayo, di ba? Uwi ako ng maaga mamaya for dinner. Hindi ka ba muna kakain? Hindi na. Sa pisina na. Maaga meeting ka dun, eh. For your information, ako ang bidito sa plane na to. At ayoko makatabi sa stage ng mga taga-slums na katulad mo. Sabi kasi ng nanay ko, kaibiganin daw kita. Chuck! Ako may kipagkaibigan sa'yo? Hindi mo ba gets? Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga poor. Janice! Ano ba? See? Cheap bag, cheap notebooks, Janice! Cheap everything! Kasi naman nabili ng mami mo pa, ha? Cheap Grace! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Ba't mo ginawa yun? Miss Fontanilla! Ay! Alam ko ginagawa ng anak mo, Marian. Nananadya ito, gumagawa ng gulo para mapilitan tayo na ibalik sa dati ng eskwelahan. Hindi po yan totoo. Hindi niyo po ko naiintindihan. Boss, kung magsisigawan lang tayo dito, sige na ako na lang ang kakausap sa anak ko. Hindi ko maintindihan eh. Kung bakit umaabot tayo sa ganito? Lumipat ka lang ng eskwelahan, nakalimutan mo lahat ng mga pangaral namin sa'yo! Pinatid niya po ako! Tiniis ko lang po ang pananakit niya sa'kin noong una! Pero kanina kailangan ko na po ipagtanggol ang sarili ko! Pinatid niya po ako! Dati ko po gusto sabihin sa inyo, pero hindi niyo po ako pinapakinggan! Puro na lang kayo trabaho ninyo! Hindi totoo yan, ha? Wala kayong pakialam sa amin! Grace! Grace! Ate! Vince! Ano ba nangyari? Abubo! Oh!